Good day mga sir. Ngayon may update tayo dito sa YouTube channel natin. Itong application na to, Virtual Engine Room at Kongsberg Simulator. Madami kasi nagre-request mga kabaro natin na engineer kung meron daw tayo mga simulator para sa engine. Ginawa ko na din ang tutorial kung paano install to. Panoodin nyo lang sa huling part. Kung may mga request din kayo mga application, mag-message lang kayo sa Facebook page natin o mag-comment kayo dito sa YouTube channel natin. Pa-subscribe na lang sa YouTube channel natin mga sir para lagi kayong updated kung may bago tayong application. Dito muna tayo sir sa Virtual Engine Room. Free version to. Madadownload nyo to sir sa baba sa may description link. I-right click lang natin kung na-download nyo na. Tapos click nyo tong extract here. Tapos ang password nito ganun pa rin sir. Mariner's Guide, malaki yung M tsaka G. I-click lang tong OK. Tapos, pag na-extract na mga sir, open nyo lang tong folder na to. Tapos, i-open nyo tong setup. I-next nyo lang sir. Tapos, accept nyo to. Tapos, next ulit. Next. 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 Install. Antay nyo lang matapos. And click finish. May magpa-pop up sir na important install information, yung requirements ng computer. Basahin nyo lang sir kung pwede sa computer nyo. Pero sa tingin ko compatible naman to para sa lahat ng computer. Click nyo lang start. Tapos hanapin nyo na tong application na to. Virtual Engine Room Pre. Open lang natin. Medyo maingay mga sir, parang engine room talaga. Ihinaan lang natin yung volume. Ayan, tapos may registration to mga sir. Libre naman to. Turuan ko na lang din kayo kung paano mag-register. I-copy nyo lang to mga sir, itong user. Tapos, i-right click nyo, click nyo yung copy. Tapos, i-click nyo tong registration. Magre-redirect kayo dito sa website nila mga sir. Itong URL sa taas, i-click nyo lang. Itong may .com, lagyan nyo ng slash. Tapos, key. Key-E-Y. Slash key-E-Y. Tapos, click nyo enter. Ngayon, input nyo lang yung details nyo, email address. Tapos, i-paste nyo lang dito yung kinapi nyo kanina. Yan, tapos i-click nyo to. Get pre-code. I-check nyo na lang yung email nyo. Isesend na doon yung code. Pwede din naman gamitin tong code key dito. Depende sa inyo. I-copy lang natin. Tapos, balik tayo dito sa application. I-click nyo lang tong OK. Mag-exit siya. I-click nyo lang ulit tong start. Tapos, itong Virtual Engine Room Pre ulit. Yan, i-paste na natin dito sir sa code nyo ilalagay. Tapos, i-click nyo tong enter code. Yan, okay na. Naka-register na tayo. Successful. Okay lang. Ito na yung simulator ng engine mga sir. Wala akong idea kung paano gamitin to. Bali, ipapakita ko lang sa inyo. Baka makatulong sa inyo mga sir. Ito, compression air diagram. Dito yung main engine. May mga tab dito na hindi ko din alam. Tingnan nyo na lang sir. Baka magustuhan nyo. I-download nyo lang. Nandito lang sa baba sa may description link yung download link. Try natin dito sa lubricating. Madami siyang tab mga sir pag i-click nyo yung arrow. Dito sa power plant. Pag i-click nyo tong arrow, mag-iiba yung tab dito. Yan, mababago siya. Oh. Kita nyo steam. Tapos pag next na naman natin, mag-iiba na naman. Yan. Try lang natin to. I-on. Kung anong mangyari. Next. Wala ba nangyari? Yun lang. Nag-alarm siya. Wala din akong idea. Steam. Yan, tingnan nyo na lang sir, baka alam nyo kung saan to. I-click lang siguro natin tong alarm list. Ito yung mga alarm nya.
acknowledge, close lang natin. Pero may operator's manual naman to, sir, para matulungan kayo kung di nyo din alam dito sa step by step itong start instruction. Okay, nag blackout daw. Nako, delikado na siguro to, baka sumabog. Exit na lang natin. Basahin nyo lang to, sir, mga step by step yung operator's manual nya. Close lang natin, exit na natin. Ngayon, i-install naman natin tong Kongsberg Simulator. Kung wala pa pala to sa download link sa baba, ibig sabihin hindi ko pa na-upload, mga sir. Medyo mabigat tong files na to, matagal i-upload, tsaka kinukulang din tayo sa data. Abang-abangan nyo na lang, sir, i-update ko na lang kayo pag na-upload na natin. Kailangan natin gamitan to, sir, ng pinagbabawal na technique. Kung i-install nyo tong Kongsberg, kailangan nyo gamitan to ng Ultra ISO. I-open lang natin to kung na-download nyo na. Tapos, extract here. Password nito, Mariner's Guide. Malaki yung M tsaka G. I-install nyo lang to, mga sir. Open. Tapos, click nyo to agree. Next lang, wala na kayong babaguhin. Next, install. Tapos, uncheck nyo na lang to. Tapos, finish. Ngayon, para ma-open tong Kongsberg Simulator, i-right click nyo lang, mga sir. Tapos, click nyo tong open with. Tapos, i-choose nyo tong choose another app. Hanapin nyo tong in-install nyo kanina, Ultra ISO Premium. Tapos, click nyo tong OK. Pag lumabas to, i-click nyo lang to, continue to try. Pag nag-open na siya, i-click nyo lang to dito sa may pinakataas. Dapat ito yung naka-highlight, itong may CD na icon. KMC90B Simulator. Tapos, click nyo tong action. I-click nyo tong extract. Pili lang kayo kung saan nyo extract. Pwede dito sa desktop para madali makita. Pero ako, dito lang ako sa folder ko. Tapos, click OK. Click Yes. Hintayin nyo lang, mga sir. Medyo matagal siya mag-extract. Ngayon, pag natapos na, X lang natin. Tapos, i-open nyo yung folder kung saan nyo in-extract yung files. I-open nyo lang tong folder na to, mga sir. KMC90B Simulator. Tapos, open nyo tong setup. Hintayin nyo lang matapos to, mga sir. Medyo matagal-tagal to. Click nyo lang tong next. Pilapan nyo lang to, mga sir, kahit ano na lang ilagay natin. Tapos i-click nyo tong anyone who use this computer. Next. Tapos next lang ulit. I-click nyo tong custom, mga sir. Tapos next. Tapos next ulit. Lagyan nyo lang to ng check lahat, mga sir, para lahat ng function gumana. Click nyo lang tong ulit. Next. Tapos next. Hintayin nyo lang ulit matapos. Kung iba naman ang nakadisplay sa inyong computer, i-nx nyo lang ng nx, mga sir. Iba-iba kasi yung computer natin. Sa akin kasi ito yung lumalabas. Nag-try ako sa ibang computer, hindi lumalabas tong custom tsaka mga username. I-nx nyo lang ng nx. Wala man kayong babaguhin, ito lang custom pag lumabas. Yan, pag natapos na, click lang tong finish. Tapos, i-click nyo tong back. I-open nyo lang tong crack na folder, sir. Tapos, i-copy nyo to, itong simulator. Tapos, i-minimize nyo muna lahat ito. Ayan, makikita nyo dito, itong MC90B desktop. Ito, sir, ha, desktop. I-right click nyo. Tapos, hanapin nyo, sir, to, open file location.
Ngayon, i-paste nyo dito mga sir yung kinopy nyo kanina. Tapos, i-click nyo to. Replace the file in the destination. Pagkatapos ma-replace sir, i-click nyo naman tong Neptune. Ito na sa taas. Left click lang. Tapos, i-open nyo to sir. Itong MC90B. Tapos, itong sa BR engine room, i-open nyo din. Tapos, i-open nyo din to sir. Itong Unity version. I-select nyo itong apat sir. Itong nasa huli. Itong CCTB, MC90B, SU, tsaka W6. Yan yung mga simulator sir. Virtual engine room. I-right click nyo lang sir kung na-select nyo na. Tapos, punta kayo dito sir sa send to. I-choose nyo to sir. Itong desktop create shortcut. Yan, i-left click lang sir. Tapos, masesend na to sa desktop natin. I-minimize lang natin. I-check natin kung na-send na. Bale, itong apat na to yung sinend natin kanina. Okay na mga sir. Fully functional na to. I-open lang natin. Pag may ganito na Windows alert, allow access nyo lang. Allow access. Yan, nabuksan na natin mga sir. Ang problema, hindi natin alam kung paano pagganahin to. Baka may mga kabaro tayo dyan na engineer na willing mag-explain ito. Baka naman. Pero nabasa ko na yung manual nito sir. Sinubukan kong pag-aralan. Kung gusto nyo ma-download yung manual, hanapin nyo lang dito sa baba sa may description link. May nakita din pala ako mga shortcut keys nito. Ito makikita nyo sa screen. Gamit na gamit to. I-screenshot nyo na lang mga sir. Itong F1, run simulation. F2, freeze. F3, exit. Yan, pag-aralan nyo lang mga sir. Kung mapapansin nyo sir, dito sa may kaliwa, naka-freeze to. Kung tama yung pagkakaintindi ko do sa manual, bago to may start, dapat i-click nyo muna dito sa initial condition. Tapos, mamimili kayo ng scenario. Example, dito tayo sa slow ahead. Yan, pag nagdilaw siya, dito mo na magagamit ngayon yung mga keys. Pindutin natin tong F1 para mag-start yung simulator. Yan, makita nyo sa baba dito. Pinindot ko yung F1, nag-start yung simulation. Tapos, tumakbo na yung oras. Pag i-click mo dito sa operating condition, pwede mong pabilisan dito. Yan, tapos dito kung very fast o pass lang. Tapos, pag i-click mo yung F7, ito yung mag-a-appear yung process overview. Yung nasa shortcut kanina. Pwede mo i-click dito sa panel directory. Tapos, nakiklik din to mga to. Yan, try natin. Papakita ko lang sa inyo. Hindi ko din alam yung mga features nito. Ipapakita ko lang, baka magustuhan nyo. Download nyo lang, sir. Ito. Main engine control. Kung gusto nyo ibalik, click nyo lang dito sa panel directory. Try natin dito sa shaft generator. Yan. Pwede din dito sa process directory. Try natin dito sa diesel generator. Ngayon, subukan natin yung virtual engine room. I-minimize lang natin. Tapos, i-open nyo lang tong apat na to. Iba-iba siya ng function. Ito, example nito, open natin. Papakita ko lang sa inyo isa-isa kung anong mga features niya. Itong may kulay green, pwede nyo i-click. Yan, ito may mga color green. Tapos, pwede kayo maglipat kung sa 1 o sa 2. Dito tayo sa kabila. Ito ang pagpindot ng back. Tapos, back ulit. W6L20. Ito siya mga sir. Yan, may mga gauge. Back lang natin. Pwede maklik to, itong arrow. Lipat tayo sa kabila. Tapos, exit natin mga sir. Next naman tayo. Dito tayo sa isa. Yan, ito. Daming pindutan dito. Itong color green. Pwede din dito. Tingnan nyo lang mga sir. Wala akong idea dito eh. Hindi ko ma-explain. Back lang natin. Back. Papakita ko lang sa inyo yung mga features. Dito sa kabila. Tapos sa up. Yan, may nag-alarm na. Hindi ko na din alam. Dito lumabas yung alarm. Do service tank temp.
I-exit na lang natin mga sir kasi nag-alarm na siya. Pag i-exit nyo, click nyo lang F3. Yan, tapos yes. Kaya magamit yung mga shortcut. Kung nagustuhan nyo sir, i-download nyo na lang. Pa-support na lang din sir ng YouTube channel natin para lagi kayong updated kung sakaling may mga bago tayong application. Kung may mga request din kayo application, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page o mag-comment kayo dito sa YouTube channel natin. Thank you mga sir. Stay safe. Out.